Magandang gabi, Kuya Eric. Tuwagin niyo lang ako sa pangalang Gino. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kinuwento lang din ng kaibigan kong si Darwin. Sabi niya ay nakakatawang banggitin ang mga nilalang kagaya ng aswang. Pero sa totoo lang ay nakakatakot daw sila, lalo na kapag nililipat ng mga nasabing nilalang ang kanilang kakayahan sa ibang tao para ipamana. Nung high school daw kami ay madalas siyang umuuwing late mula sa eskwela na naging dahilan ng pagkakasaksi niya sa isang karumaldumal na krimen. Naglalakad lang daw siya bandang alas 8 ng gabi nang makarinig ng umiiyak na babae sa madilim na kalye ng ermita. Butil-butil na daw ang kanyang pawis nang magawa niyang makapagtago sa isang madilim na bangketa. Nakita niya ang isang kaidara niyang babae na puno ng pangamba ang mukha habang nagtatatakbo sa kalye para humingi ng tulong. Akala niya ay mga adik ang humahabol sa babae. Pero mali raw siya. Isang nakakahindik na nilalang ang nakita niyang nakangising naglalakad palapit sa babae. Para bang naglalaway at wala sa sarili. Takam na takam habang tinatawag ang kanyang pangalan. Magulo ang mahabang buhok at nangingitim sa labis na kintab ang katawan. Sabi ni Darwin, aswang raw ang babaeng iyon. Bata pa lang siya ay nakakakita na raw talaga siya ng mga aswang. Madalas siyang mapagkamalang baliw at nasisiraan ng bait. Gayunpaman ay hindi niya pinapansin ang mga naririnig. Para kasi sa kanya ay nakakapag-isipan naman siya ng tama. Nakakapag-aral siya at nakakausap ng maayos ang aming guro. Marunong siyang mahiya, hindi kagayang sinasabi nilang baliw na kaya ng maghubad, at hindi napapansinin pa kung pagtatawanan siya o hindi. Nag-alala ng husto si Darwin sa babae. Balisa ito at namumutla, pero alam niyang hindi na raw ito makakatakas pa. Nakikita na niya na malinaw mula sa kanyang balintataw ang posibleng mangyari kapag nagpakita siya upang tulungan ang kawawang babae. Nakangisi ang nilalang, kaya kitang-kita ni Darwin ang mahaba nitong kuko. Walang sabi-sabing lumundag ang aswang sa kawawang babae at kay liksing binutasan ang kanyang dibdib at saka lalamunan. Nanlaki ang mga mata ng kawawang biktima at nagawa pang magpumiglas. Nang sumirit ang dugo ng biktima ay tila raw nawala sa sarili ang aswang at mas nilakihan ang butas ng lalamunan pababa sa dibdib hanggang sa umabot sa tiyan. Napapapikit daw si Darwin ng mariin dahil sa labis na panghihina. Hindi niya kasi kayang makakita ng dugo at talagang nahihimatay siya. Hindi na siya nag-abalang tulungan pa ang kawawang babae, lalo na't sigurado na raw siyang naghihingalo na ito. Sa halip ay nagtatakbo siya pa uwi para makapagtago sa kaligtasan ng kanilang protektadong tahanan. Mahilig kasi sa mga pangontra ang kanyang mga magulang, mula sa asin, kalamansi, sibat, buntot ng pagi, mga tanso at tinik at marami pang iba. Halos lahat ng nabanggit ay nakatago raw sa kanilang bahay, kaya't kampante siyang manatili doon kahit nag-iisa. Alam niyang iiwasan ng mga aswang ang kanilang tahanan. Hindi niya maiwasang maitanong sa Panginoon kung bakit may nabubuhay pang aswang sa ating mundo. Kung sino pa ang itinuturing na salot, ay sila pa itong malalakas. May mga pambihirang kakayahan at higit sa lahat ay may kapangyarihan. Tahimik ang kanilang bahay nang dumating siya. Ang kanyang mga magulang ay abala na lang palagi sa trabaho. Gabi-gabi na kung umuwi, tapos madaling araw pa ay aalis na. Kabisado ko na ang problema ni Darwin sa tuwing nagsusumbong ito sa akin, lalo nang iyon ay tungkol lang talaga sa kanyang mga magulang. Nag-iisa lang din siyang anak, tanging katulong lang ang kasama niya sa bahay na ayon sa kanya ay sobrang werdo. Kakaiba daw kasi ang dating ni Manang Sonia, parang may tinatagong kakaibang pagkatao. Natatandaan niya, ibinagsak niya ang kanyang katawan sa malambot na kama at humarap sa kesame. Kung ano-ano na lang ang nakikita niyang nakakasindak na krimen, ayos lang naman daw sana kung hindi lang madugo dahil kakayanin niya.
kaso karamihan sa nakikita niya ay parang nananadya sa pagiging mahina niya. Dati kinikwento raw niya sa kanyang mga magulang na nakakakita siya ng aswang, pero pinagtatawalan lang nila si Darwin. Sinabi pa ng kanyang papa kung adik raw ba siya at iparerehab nila ang aking kaibigan. Napayuko siya at nalulungkot sa mga naririnig na mga bagay mula sa kanyang mga magulang. Naniniwala naman daw ang mga ito sa aswang, pero ang sabihin niyang nakikita niya ang mga ito ay isa na daw iyong kabaliwan. Kaya naman kung gusto daw nilang kilalanin pang anak si Darwin, magtigil na daw ito sa mga bagay na pumapasok sa isip nito. Maging sa eskwelahan ay ganun din ang aking kaibigan, at ako lang ang bukod tanging naniniwala sa kanya. Alam kong totoo ang mga aswang. Kahit huni lang nila ang aking naririnig, hindi naman ako kagaya talaga ni Darwin na may kakayahan, at talagang literal pa niyang nakikita ang pagbabagong anyo ng mga ito. Mula noon ay pinangalanan siyang prick, werdo, baliw at kung ano-ano pang masasakit na bagay na para sa kanya ay wala namang katotohanan. Sabi ni Darwin, alam niya kung ano ang nakita niya at sigurado siya doon. Kung ayaw maniwala ng iba sa kanya, ay wala daw siyang pakialam. Pinagtatawanan siya dahil palagi na lang siyang takot, na nagiging dahilan ng takot din ng ibang estudyante. Wala siyang kamalay-malay na ang kinatatakutan niyang aswang ay kilala daw niya at nakakasalamuha pa araw-araw. Pumapasok siyang palagi na lang takot at nangangamba na baka basta lang daw sumugod ang aswang at paghahalbutin ang aming mga lamang loob. Isang araw, nilapitan siya ng babaeng may pangalang Emily. Maganda si Emily. Mahinhin at hindi rin palakibo sa iba. Madalas itong tawaging mangkukulam sa aming eskwelahan dahil magulo ang buhok nito na parabang hindi man lang naaalalang magsuklay kahit na minsan. Wala naman akong problema kay Emily. Mabait ang babae at magalang. Marunong pang makiramdam. Kaya naman kahit ako ay kinaibigan ko siya. Madalas na silang magkasama ni Darwin tuwing hapon. Napag-alaman kong matagal na daw palang gusto ni Emily na makipagkaibigan kay Darwin. Kaso lang daw ay nahihiya raw ito. Hindi niya kayang lapitan ang binata, lalo na't nagagapuhan raw siya rito. Kinilig ako sa kanilang dalawa kahit na alam kong lalaki ako. Para kasing natutuwa ako sa mga nakikita kong pagbabago ni Darwin simula nang makilala niya si Emily. Iyon nga lang ay may nadiskubre ako. Isang gabi, napilitan akong umalis ng bahay nang maubusan ako ng bond paper. Kailangan kong bumili sa tindahan dahil ipapasa na namin bukas ang aming assignment. Habang naglalakad, ay hindi ko sinasadyang mapalingon sa madilim na gawi ng kalsada. May napansin akong babaeng naglalakad. Papunta doon na hula ko ay liliko sa may abandonadong gusali na alam kong kinatatakutan ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa aking kukote at sumunod ako sa babae. Walang ingay akong naglakad papunta sa gusali at binantayan ang gagawin ng babae. Napasingap ako nang mapagtantong kong pamilyar siya sa aking paningin. Siya si Emily. Kumabog ng malakas ang aking dibdib at hindi kaagad nakapagsalita. Pakiramdam ko ay naisahan kami. Paano ba naman kasi? Kung makakilos si Emily ay parang anghel, tapos malalaman ko na lang na aswang pala ito. Bakit siya nagsinungaling sa amin? Bakit nagpanggap siya at sinabi kay Darwin na natatakot siya sa mga aswang? Gayong siya naman mismo ay isang aswang. Dandahang bumangon ang galit sa aking puso. Parang hindi ko siya kayang patawarin. Pumapatay siya ng tao sa napakabrutal na paraan. Nakita ko nang maghubad siya ng damit at magbago ng anyo. Nagkaroon pa siya ng nakakahindik na pakpak. Tapos parang mga agat na umaangil pa siya bago lumipad. Papunta siya sa mga kabahayan. Kaya't nag-alala ako sa kaligtasan ng maraming tao. Nakita ko kung paano siya kadeterminadong pumatay ng mabibiktima niya. At natatakot akong umabot sa punto
na si Darwin ang masaktan niya. Parang alam ko kung saan pupunta si Emily. Wala sa sariling naglakad ako. Hanggang sa makarating ako sa bakuran ni na Darwin. Kagaya ng dati, wala pa din pala ang mga magulang niya. Nagtataka ako dahil kakaiba kong makakilos ang kanyang mayordoma, si Manang Sonia. Matatalim ang mga mata nito na hindi yata nagustuhan ang ginawa kong pagdating sa kanila. Sa isang iglap lang ay nagbago ng anyo si Manang Sonia. Naging malaking baboy ang kanyang katawan at sumingasing na parabang isa itong mabangis na hayop. Basta na lang tumakbo na parang kabayo ang baboy at dinubog si Darwin. Napasigaw sa sakit ang aking kaibigan nang makita ang pagbagsak niya sa lupa. Sigurado akong masama ang naging tama niya, lalo na't may semento pa ng parte ang lupang binagsakan niya. Gusto ko man siyang tulungan ay natakot ako nang mabagsik siyang lumingon sa akin. Saka ako sinakal ng pagkahigpit-higpit. Nang iaangat na sana niya ang kanyang matutulis na kuko para undayan ako. Pero gayon na lang ang pagkasinda ko. Nang isang kamay ay kay lakas na humila kay Manang Sonia, saka ibinalibag sa lupa. Nagulat ako nang makita si Emily. Nalilisik din ang kanyang mga mata at galit na galit. Mukhang hindi nagustuhan ni Emily ang ginawa ni Manang Sonia. Sa halip na saktan niya kami, silang dalawa ni Emily ang nagtagisan ng lakas. Nagkalmutan sila at walang pakailam kung magkasakita na sila ng husto. Duguan ang dalawang bumagsak. Pero unang pumanaw si Manang Sonia. Gulantang na dinaluhan ko si Darwin. Siya din pala ay naghihingalo. Ngunit lumapit din si Emily kay Darwin, sabay halik sa mga labi nito. Alam kong may ipinasang kulay itim na bato si Emily kay Darwin dahil bumagsak si Emily. Pagkatapos ng lipat pamana ay tuluyan ng pumanaw. Samantalang gumaling naman ang sugat ni Darwin at naging malakas pa siya higit sa karaniwan. Isang patunay na hindi lahat ng aswang ay masama. Ilan sa kanila ay mabuti at handang magsakripisyo para sa kanilang mga minamahal.